lang po kami. Dalawang beses sa sobrang hirap. Sa gabi, tinutulog na po lang ng gutom. Ganun. Hello mga kasichos, nakita ko si Manong. Si Manong, nagtitinda ng basahan. Sawa niya si, ano pangalan mo, kuya? Jose Ariola. Jose Ariola. Si Ate Violeta Ariola. Nagka-interest po akong i-vlog sila kasi sa ganitong paghanap buhay nila. Nakapagtapos po sila ng anak. Tatanungin po natin kung ano po ang ginawa nila. Paano nila itinaguyod sa ganitong hanap buhay. Tama kasi Diyos, papanoorin po natin. Tatanungin po natin sila kung para maging inspirasyon ng mga manonood na kahit sa ganitong hanap buhay pala, kaya magpatapos ng isang anak sa pagtsatsaga. Kaya mga kasi Diyos, tatanungin natin sila. Tatay Jose, tsaka nanay Violeta, nagka-interest lang po ako na i-vlog kayo para maging inspirasyon po ng aking manonood. Lalo na po yung mga taga-ibang bansa na kahanga-hanga na sa ganitong hanap buhay, ay nakapagpatapos kayo ng anak para maging inspirasyon po ng aking mga manonood sa YouTube na kahit sa ganitong paraan pala kung talaga magtsatsaga ang isang magulang ay makakapagpatapos. Tay, kwentuhan nyo naman ko ako kasi nandito, nilalako nyo ito, tay? Okay. Kayo mismo ang gumagawa o inaano lang ninyo yung inaangkat? Inaangkat nila. Yung iba, ginagawa. Yung iba, inaangkat. Yung iba, ginagawa. Sa isang ganyan tayo, ba sa gantong isang peraso tayo? Sa ganto, magkano isang ganto tayo? Inaangkat namin niya ng 25. Kilala ko namin 300. Pahawakan nyo tayo. Sige tayo, magkano isa yan? Inaangkat po namin 25. Mm-hmm. Ngayon po, pag nilalako namin, 300 na po. Ah, 300 na. So, 25, may sa tubo kayo 25 pesos? Apo. 25 pesos? Apo. So, sa ikaw tayo, sa pagtitinda, kasi ko yung naglalako, kung saan po kayo nakakarating yan, tayo? Opo. Saan lugar po tayo? Mga lugar? Bungang Tipolo? Antipolo, Quezon City, lahat naiikot namin. Lakad lang yun? Lakad lang yun. Talaga? Oo. Hanggang ano pa, hanggang dito sa San Batas, sa may Krami, kung saan-saan. Krami? Oo, naiikot namin yung Batasan, hanggang sa may ano pa yung, dito sa may... Dadang kami ng Pasig, labas ng EDSA. Ganun. Lakad lang yun? Lakad lang yun. Halimbawa tayo, sa isang araw, halimbawa, isang ilang pirasong basahan ang dinadala nyo. Pag halimbawa, malayo na ano, ilang basahan po ang dinadala nyo? 75 piraso. 75 piraso, naubos po yung lahat pag uwi nyo sa gabi? Minsan naman hindi, minsan naman ubos. Oo. So, halimbawa, sa papalo kung halimbawa, kasi ito lang ang pinagkakitaan nyo, di ba? Ito lang ang pinagkakitaan ninyo. Papalo kung halimbawa, maghapon kayo naglakad, tapos wala kayong binenta, wala kayong uwi. Hindi naman nangyayari, kahit pa paano, meron naman. Kahit kasi sa lawak, kumbaga ikaw tayo. Talagang magtsatsaga ka lang. Okay, kumbaga ikaw tayo, hindi ka tumitigil sa paglalako hanggat hindi nabibenta sa maghapon. Halimbawa, anong oras po kayo umaalis tayo sa bahay? Mga alas 7. Alas 7 ng umaga dito galing sa dito sa Kupang. Tapos halimbawa pupunta kayo ng Quezon City, lalakarin nyo lang yun? Lakad lang po. Ganong kahaba, tapos pupunta kayo ng Karami, ganon din? Ganon din. Minsan naman, pagka medyo swerte, hindi ka naabot ng Quezon City. Naubos na. O kung medyo halimbawa, araw. Ano tayo, araw-araw? Araw-araw. Sa pagbibenta nyo tayo, anong araw ang medyo maganda ang bentahan? Merkules at saka Linggo. Kasi sahod, ano? Oo. Sa Merkules naman, Bali. Oo. Mga ilang taon nyo na itong ginagawa, tay? Nay? Ano na? Bali, nasa... 40 years na. 40 years?
Wala na kayo ng ibang trabaho kundi ito na lang magbenta ng basahan mula nung 40 years? Ilang anong taong ilang taon na po kayo nag-umpisa nito? Ilang taon po kayo? Binata pa siya. Yan na yan. Ah, binata ka pa lang. Ito na po yung ginagawa ninyo. So, ngayon po, ilan ang anak ninyo? Lima. Ilan na po ang nakapagtapos? Isa. Yung isa, graduate na yung panganay. Yung pangalawa, second year college, nag-asawa. Oo. Yung pangatlo, hanggang grade 12 lang dahil nakabuntes, pinakasal namin. Lalaki yun? Oo, lalaki amin. Oo, nakabuntes, hindi sila buntes. Pinakasal din naman namin. Yung pang-apat namin ngayon, first year college. Yung Jesus, grade 7 high school. So, ibig sabihin nyo, sa limang anak po ninyo, Nay, Tay, sa limang anak ninyo, ito lang ang pinabubuhay ninyo, yung basahan? Yan lang. Nataguyod nyo po yun? Yan lang, talaga. Wala ka ng ibang trabaho na ano? Na niminsan hindi kayo nagkaroon ng sariling gawaan? Hindi pa naman. Pangarap sana. Like, kayo po, halimbawa lang, ginto ang puso na bigyan kayo ng makina, makakaluwag na po kaya yung halimbawa? Siguro. Halimbawa kayo po, ang anong gustong hangad ninyo? Gusto nyo ba magkaroon ng sariling makina para magkaroon kayo ng sariling gawaan nito? Pwede. So ngayon, ibig sabihin po ngayon sa, ilang taon na kayo, Tay? 52 po. Ikaw ate? Siya ako, 52. Ah, 52. So, hindi nagkakalayo, ano? Mm-hmm. Tapos, ang anak nyo po, lima? Apo. Tapos, sinataguyo na sa pagganto lang, sa pagbabasahan lang? Sa isang araw, Tay, sa isang araw, mga magkano kinikita nyo po? Kinikita rin kami. Pagka talagang kagandahan, hanggang 500 sa isang araw. Pag nag-ikot? Na pagkagandahan yung bentahan. 500 lang? Pinakamaganda na yun? Oo. 500 lang? Oo. Pag hindi maganda? Siyempre, hanggang 200. Yan, 300. So, maghapon yun? Mm. Hindi naman. Minsan hanggang tanghali lang. Hanggang alas 2. Ngayon, na-storbo kita. Mano, wala ka mang benta? Meron na. Kasi baka mamaya, Tay. Baka mamaya, yung pambili pala nito, pambili nyo ng bigas. Dahil sa akin, wala kayo pambili yung bigas, magutom. Pero, Tay, ayan po yung ating mga basahan. Ang halaga niya is 300. Yan ang kinabubuhay ng mag-asawa. Sa ngayon po, ilan pa ang pinag-aaral ninyo? Dalawa po. Anong grade po nila? Yung isa po, first year college. Yung isa, grade 7. Grade 7, babae, lalaki? Babae? Para po pong lalaki. Ah, para sa lalaki. Okay. Sana yung itong huli na, although na lang kapagpatapos na kayo, sana yung dalawa kahit papaano yung makapagtapos din. Pero hanga po ako sa inyo kasi sa ganitong hanap buhay kahit papaano, itataguyod nyo yung pamilya nyo. Nakakabilib si Tatay Jose kasi sa balita ako tayo, napagbintangan ka daw ng adik. Opo, totoo yan. Ano nangyari? Wala naman po kasi talagang hindi ako sumuko. Kailangan mapatunayan namin. Napatunayan? Kasi sa tatay mukhang mabait naman eh. Mukhang hindi. Nabigyan naman siya ng release paper na wala talaga. Negative. Opo. Grabe ano. So, kaya sana sa mga ganun, Diyos na lang ang bahala. Kaya nga. Kasi kahit paano, dasal pa rin tayo. Wala pa rin imposible sa kanya. Tapos narinig nyo po yung paliwanag nila. Mantakin nyo mga kasityo, pagtitindi lang ng basahan, almost 40 years na nilang ginagawa, na napagpatapos yung anak, tapos meron pang pinag-aaral, ang kulang na lang siguro nila. Pero kung halimbawa na kayo magkaroon ng sariling makina, mas maganda ang production. Mas maluwag ang production. Kasi pag may makina po sila mga kasityong mga sarili, sila na magbabagsak. Apo. Kumbaga sa inyo na aangkat yung tao. Apo. Hindi na kayo mag-aangkat. Hindi na po. Ayan po mga kasityo, 40 years na nilang ginagawa. Nakakabilib po itong mag-asawa na to kasi mantakin po ninyo sa basahan lang ang tinutubo nila sa isang ganito. Ang tinutubo nila sa tatlong piraso is 25 pesos. So sa maghapon na pag-ikot ni Tatay hanggang Quezon City, Crame, Marikina, San Mateo, 500 lang maghapon. Ganun po sila katsaga mga kasityo, samantalang sa iba, nakaka-proud kasi ano. Pero sana pang panawagan ko lang dun sa mga kapanood nito, lalo sa ibang bansa, yung mga bago kong kaibigan, mga friends, baka may ginanto ang puso po kayo na mapadalhan natin ng yung makina.
Anong makina yun, yung speed machine? Opo, opo. Yung, ang tawag doon? High speed. High speed na moto, na makina, para sila po ay talagang sila na yung nag-supply. Kasi biro nyo naman mga kasityos, almost 40 years, ganun lang ginagawa nila. Sa anak nilang lima, isa ang nakagraduate, ang dalawa puro under college din pero nag-asawa. At ito, may dalawa pa po silang pinataguyod na dalawa, na ang isa ay special college at ang isa grade 7. So high school na rin po. Kaya sana po mga kasityos, tulungan po natin itong mag-asawang Tatay Jose at Nanay Violeta. Para naman kahit paano mabago naman yung takbo ng buhay nila. Kasi, biro mo, nag-iikot sila, si Tatay, 40 years na nag-iikot. Napakatsaga. Kaya sana po mga kasityos, may maginito ang puso, nananawagan po ako. Na sa mga kaibigan ko sa ibang bansa, yung mga viewers ko, tulong-tulong po tayo na matulungan si Nanay na mabigyan. Mga magkano po yung motor, yung mga ganong makina? Hindi naman po namin alam, kasi hindi naman po kami pa nagtatanong dahil wala naman pong pambili. Ah, ganun ba? Opo. Na, sige mga kasityos, kung halimbawa tutulong po kayo, eh bahala na po kayo. Bigyan na lang po natin sa kanila kung ano po yung mga kaya natin. Para po sa mag-asawa, para mabago. Pero mamaya po mga kasityos, tingnan po natin yung bahay nila. Pupunta ako sa bahay nila, titingnan natin kung talagang nakapag, kung anong sitwasyon ng buhay nila. Mag-asawa sa nagtitinda ng basahan. Ano ba yung basahan yan? Ito maliliit, ito mga pot holder. Pot holder. Ito yung pot holder. Magkano naman itong pot holder ito mga kasityo, mga pot holder? 10 piso ang isa. Magkano kung bibili nyo ito? 5 piso. 7 po ang kuha nito. 7. So sa isang piraso, 3 lang ang tubo. Mga kasityo, 3 lang. Tapos hindi pa nabibili. Sabagay, naubos naman na siguro. Mga 3 ang tubo. Eh kung makasampo ka, 30 lang. 20. Kaya, ay, bahala na. Karagdaga na rin po. Kumbaga ito, alalay na lang kasi ito talaga ang pinaka, ano. No, mga kasityos, sa mga manunood, kung gusto nyo umorder, bigyan natin ng, ano, tulungan natin na mabigyan ng makina. Kasi yun lang po ang pakiusap nila, walang makina. Eh, yung makina ang ginagamit nyo ngayon, kanino po yun? Sa kapatid niya. Ah, hiniram nila. Hindi, nakikisingit-singit. Ah, so hindi talaga regular na nagagawa. Kumbaga ko, nakikisingit tas kapatid niyo yun. Tapos yung isang basahan kasi pakamay naman siya. Kaya yun na yung namamano-mano namin. Ah, so mamaya titinan po natin mga kasityo kung paano nila ginagawa yung basahan. Kaya mga kasityos, tara, ipakita na natin kung paano ang ginagawa, paano ang paggawa ng basahan. Mga kasityo, katatapos ko lang silang tanongin, umalis agad si kuya kasi ayun, may bumibili. Gusto niyang maubos na yung ano? Maubos na yung basahan. Eh? May bumili. Ay, may bumili kay kuya. May bumiling basahan kay kuya. Ayan siya ate. Binili mo te? Buti naman, may benta na si kuya. Ayan siya mga kasityo, si ate bumili ng basahan. Magkano siyang ganyan? Tatlo. Kapal naman siya. Para sa school? Hindi. Hello mga kasityos, pupunta ako dun sa bahay nila Nanay Violi at saka Nanay Jose. Titingnan natin kung paano nila ginagawa yung basahan. Pero yung makina na yon eh hindi daw sa kanila, parang hiniram lang nila. Isa pa. Ayan. Yan po mga kasityo, ginagawa niya ngayon ay kung paano gumawa ng mga manumano. Ginagawa ni Tatay Jose yung manumanong paggawa ng anong tawag yan? Doormat sa Tagalog. Basahan sa harap ng pinto. Sabay ganun eh. Ano po mga kasityos? Isang kulay lang siya. Pero iniiba pa kulay niya ang kuwetay, di ba? Opo, dinidisenyohan na lang. Pag gumawa po kanya ganyan tayo, mga ilang araw na tatapos? Hindi, saglit lang naman. Ah, saglit lang? Kalahating araw? Huwag naman. Kalahating araw, nakaano na. Sa isang araw po, mga ilang piraso na tatapos nung ganyan? Kasi ano yan, ginugupit ko pa yung mga ritaso. Mga sa isang araw, lima? Mga lima. Ah, limang piraso sa isang araw. So kailangan po may mga marami kayong ganyan, yung parang ganyan formahan. Opo, meron pa doon.
nakakatulong. Kasi tulong-tulong naman pagka madami. Tulong-tulong yung mga anak ko ninyo. Oo. Ako nagkakaisa po sila para sa pag-ano, gawa ng basahan. Almost 40 years na po nilang ginagawa. Ito po ang hanap buhay nila. Pero ang pinaka-ano po nila sa akin, request, eh sana may maginito ang puso at makapanood ng vlog na to, eh mabigyan sila ng high speed na pantahi para kahit papaano hindi na mag-ikot si tatay, eh sila na mismo ang nagbabagsak. Sa pagbabagsakan tayo, wala naman problema eh, no? Wala po. Marami naman babagsak. Marami naman. So, ganyan po ang ginagawa nila. Papa-order. Sa ganyang paraan lang, napatapos na po yung panganay niyang anak, tapos meron pa po silang college ngayon. Ngayon, kung dumating po mamaya yung kakausapin po natin, bibigyan po natin siya ng kaunting katanungan. Mga katanungan, mga kasitso. Tagay kasi ito eh. Alay mo, meron na awa na magbigay ng rutas o tila, ano? Hindi, meron yan. Walang hindi. Kasi ito. Ano nga kasi ito yung finish ng kanilang mano-mano yung ganda dito. Lalak na lang po yan nila ilalak. Ito na yung lock. Bilis eh, no? Sina? Nanay, ano? Bilid? Oo. Sabi ko yun. Gusto naman niya eh, pagaya niya. Wala naman siyang anak. Kanya-kanya sila na. Hello mga kasitsos, isa ito sa anak nila Nanay Jose at Nanay Ate Bioli na pinag-aaral sa ngayon. Anong grade ko na? Ano po, first year college po sa Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology po sa Nagtahan Sampaloc, Manila. Ah, okay. So mga kasitsos, yan po yung kung saan siya nag-aaral. Na ang sinusuporta lang na pag-aaral nila ay yung sa basahan lang, si Nanay lang. At napaka, ilang taong anak ko yan? 20 po. 20 pa lang? Walang boyfriend? Wala pa. Mga kasitsyo, seryoso po siya kasi talagang focus po siya sa kanyang pag-aaral. Pero by the way, ang interested po ako, tatanungin po nila kung anong klase po ang nanay, mga magulang nila. Tatanungin natin para maging inspirasyon din po ng mga ibang tagapanood. Kaya tanungin natin kung paano sila tinaguyod ng kanilang mga magulang. Kwento mo naman kami kung anong klaseng mga magulang ang mga magulang mo, anong klase silang mga magulang. Paano kayo tinataguyod ng inyong mga magulang? Simula pa lang po kasi nung bata kami. Nung bata po kami, hindi po kami dito nakatira. Bali po, sa Marikina po kami nakatira, sa Barangay Fortune po doon. Then, bata pa lang po kami is dormat na po talaga yung pinag-aakitaan nila mama. Then, yun din po yung way ng nila para po tustusan kung ano man po yung pangangailangan namin sa loob ng tahanan, miski sa pangangailangan din po sa paaralan. Then si mama po is masipag po siya. Masipag po, parang ginagawa niya pong araw yung gabi. Then minsan po is hindi na rin po siya natutulog para po matugunan po yung lahat ng pangangailangan namin. Si Papa naman po is one word po to describe my father is masipag po. Masipag po si Papa kasi lahat po ng paraan ginagawa niya. Isa po siyang heels maker. Then, kapag ka free time po,
nag-ano po siya, nagtitinda ng basahan. Kasi po, ano, ang napapansin ko po kasi kay Papa, hindi po siya mapakali kapag ka po, ano, parang nagkukulang po kami sa pangangailangan, ganun. Hindi po siya, ano, hindi po siya tumitigil, magporsige, para po maibigay lahat ng pangangailangan namin. Ikaw, bilang isang anak, ano ang, kung sakali, ano ang maipa, bilang isang anak, ano ang pangarap mo para sa mga magulang mo o sa darating sa future mo sa buhay? Syempre po, bilang anak po, as lumaki po kami sa hirap, then hindi ko po hahayaan na mamamatay po kami sa hirap. Andito po ako as anak na tutulong po sa kanila someday, then ngayon po is nag-aral po ako ng maayos para po balang araw is magkaroon ako ng profesyon na pagiging isang guro, at yun po yung gagamitin ko para po matulungan sila mama po. Eh, sa ngayon, ano ang gusto mo ngayon? Kasi nakikita ko natin ngayon, medyo ang hirap ng mano-mano. Sabi mo sa ating mga manunood, kasi ang request nila, ang hiling nila ay magkaroon ng makina. Sabi mo sa ating mga viewers, mga taga-ibang bansa, yung mga sabi mo yung mga ano po ni chairman, mga kaibigan vlogger, sa ibang bansa. Hello po. Nawagan ka lang, samantalahin mo. Sa lahat po ng nakapanood ng vision vlog na ito, sana po ay matulungan niyo po kami na Pamilya Ariola na naninirahan sa Barangay Kupang, Antipolo City po, na matulungan niyo po yung ano, yung parents ko na magkaroon po ng pangarap po nila na high speed na machine po para po sa pagtatahi ng basahan, then hindi na rin po sila ganun mahirapan. Kasi po sa ngayon is mano-mano po nilang ginagawa kasi wala naman po kasi kaming gamit. Kaya mano-mano po. Mano-mano po talaga din. Hiling ko po sana na ano, matupad po yung kung anong wish nila mama para po sa ikagiginhawa ng pamilya namin. Makapagpatuloy sa pag-aaral. Apo. Suporta. So, yun lang po. Maraming salamat sa inyo, ma'am. Kay tatay. Ako po si Julianet Ariola. Pangalawang anak po ni Mama Violeta at Papa Jose po. Ako po ay nagtanong pa ako bilang isang sales lady sa Armors Plaza. Kumikita lang po ako ng 300 piso para lang po makatulong sa kanila kahit paano. Sige lang. Ano po? Sabi ng nanay mo nakapag college ka daw, kahit nakapag college ka rin daw pala. Opo. Ano nangyari? Nakapag college po ako, first year college sa IC City, Sumulong. Kaso po hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral ko kasi dahil na rin po sa kahirapan ng buhay namin. Kaya okay, ano po, hindi po ako nakapagtapos. Bali si kuya na lang po yung pinarusigin muna nila mama, nagpaubayan na lang po ako para makapagtapos po si kuya ng college kasi halos nagkasabay po kaming dalawa. So yun pala. So ngayon, ikaw bilang magulang, ano masasabi mo? Bilang anak, ano masasabi mo sa mga magulang? Bilang anak ko, masasabi ko po kala mama na sila po ay sobrang sipag. Na kahit ano pong paraan gagawin nila, kahit po sobrang pagod na po sila sa pagtitinda, gagawin pa rin po nila kung ano man po gagawin dito sa bahay, magagawa pa rin po kami ng basahan para lang po makatrao sa pang-araw-araw po namin na pangangailangan. Ayun po. Mula nung lumaki kayo, ano ang tanda niyo kung ano ang takbo ng buhay niyo, yung pang-araw-araw na buhay, pangangailangan, tapos ba may nakakain ba sa araw-araw, ganun. Nung bata pa lang po kami, doon pa lang po kami nakatira po sa Barangay Fortune kasi bagong lipat lang din po kami dito sa Barangay Kupang. Simula pa lang po, maliliit pa lang po kami. Pinagsabihan na po kami nila mama at papa na tumulong po kami sa lahat ng gagawin namin. Kaya nagtulungan po kami kung makatraos po sa buhay namin. Sa isang araw, minsan nakakain lang po kami. Dalawang beses sa sobrang hirap. Sa gabi, tinutulog na po namin ng puto. Ikaw? Sige, tuloy. Tapos po ano, pagdating sa umaga, magtitinda po kami. Kaya si papa, minsan sumasama po kami magkakapatid.
Yun yung naging ano ng buhay. Pero ikaw, halimbawa ikaw, nagkapamilya ka, yung naranasan mo, ipaparanas mo pa rin ba sa mga anak mo? Ano ang dream mo bilang isang nanay din? Halimbawa? Ano po, hindi ko na po ipaparanas sa kanila yung naranasan po namin magkakapatid. Kung ano pong makakaya ko, gagawin ko po lahat ng paraan para lang po makaraos po kami sa hirap ng buhay. Lalo na po sa panahon ngayon ng pandemya. Pero sa ngayon, okay lang. Mabuo pa rin kayong pamilya, buo? Opo. Walang problema? Wala po. O nakita ko nga eh. Kahit po mahirap kami, masaya po kami, nagsasama-sama po kami lahat. Yan ang pinaka-the best. Yan ang mahalaga sa buhay ng ating mga tao. Kahit mahirap, ano man ang problema, eh masaya pa rin tayo. Kasi nanay mo, na nakikiusap, nagre-request na baka sakaling. Ang request lang, mababaw na kaligayahan lang na magkaroon ng speed, machine, pantahi. Ano yung sabi mo na rin sa akin, ating mga viewers na baka sakali, na magiginito ang puso, na mabigyan. Sa lahat po ng nakakapanood ng vlog na ito, ako po, ay nananawagan sa inyong mga mabubuting puso na sana po matulungan niyo po kami na maabot yung pangarap po ng mga magulang namin, hindi lang po para sa amin kundi para kahit po sa lahat, para po makatulong po kami na magkaroon po kami ng high speed sewing machine para po mapadali po yung paggawa po namin ng basahan kasi mano-mano lang po namin itong ginagawa. Ito pala sila nanay tatay mo, nag-aangkat lang pala. Opo. Pagka, yung iba po, pagka hindi na po kaya ng kamay po nila magtahe, inaangkat po nila yung iba. Tapos yung iba po, ginagawa lang po talaga namin halos lang. Okay, salamat. Paksiw. Paksiw na tawidis. Sige lang. Sige lang. Kain lang. Si Chos, kung na ito yung vlog ko na talagang naka-inspire, pag napanood mo parang tayo palang mga mahihirap may pag-asa pa. Tulad po nila, hindi hadlang ang kahirapan para itaguy ng mga anak at anong mangyari. At mga kasi Chos, kung nagustuhan nyo po ang video kong ito, mag-iwan po kayo ng comment sa comment section. At kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe, like and share para lagi kang updated sa aking mga video.